body is made up of 70 to 80% of water, tama? Ganto kalinis yung katawan mo. Imagine ba? Ganto kalinis yung katawan mo nung baby ka pa. Kasi bakit? Wala ka na may pagginawa mo kundi kumain, pupo, kain, pupo, tama? Kaya lang, as you grow old, na-expose ka sa different toxins sa environment mo, lalo na sa mga pagkain kinakain mo. So hindi mo namamalayan, unti-unti, dumudumi yung sistema mo. Ngayon, meron din ako ditong betadine. Para saan ang betadine? Or povidone iodine? Para sa? Sugat! Para hindi? Pabulo! Now, this will represent naman lahat ng toxins na pumapasok sa sistema mo. Kasi bakit po? Ang povidone iodine po, or betadine, ito po is isa sa mga main ingredients din po ng lahat ng mga preservatives na hinahalo sa pagkain natin. Parang ganito, classic example. Alam niyo yung mga dilata? Yes. Imagine mo ah, dilata. 3 months, 6 months nang nasa lata. Pag binuksan mo, pag kinain mo, di ba masarap pa rin? Yes. Kasi bakit? Punong-puno kasi na preservatives para hindi siya magulo. Now, ano ba yung mga preservatives na hindi mo namamalayan unti-unti nakakadumi ng katawan mo? For example, pagising sa umaga, ano masarap kainin? Tosino, hotdog, longganisa, ham. Tanda mo, all processed foods, punong-puno yan na preservatives, tama? Oh, for example, pag kumain ka sa labas, o pansin ka doon, masarap ba? Yes! Masarap? Sino kumakain nun? Oh, did you know na ang pansin ka doon, bago matunaw yan ng sikmura mo, it takes 7 days. Yan! Tama? Oh, mahilig ka kumain sa mga fast food chain, tama ba? Yes! Oh, for example, McDo, ano masarap kainin sa McDo? French fries! Mahilig ba sa French fries? Oh, for your information, kapag nakaubos ka ng isang large french fries ha, na ikaw mag-isa, ang katumbas nun, para ka na rin uminom ng 200 ml na cooking oil. Grabe. Kahit i-search mo pa. Manok, masarap? Yes! Ano masarap sa manok? Manok! Pumunta ka ng pestahan, kumain ka ng lechon, ano masarap sa lechon? Manok! Unti-unti, tumudumi yung sistema mo. O ano pa? Nag-iossi ka, nausukan ka, di ba? Nagiinom ka, hindi mo namamalayan kung hindi dumudumi yung katawan mo. Oh, plus ngayon, sa panahon ngayon, ano number one na pumapatay sa mga tao? Stress! Stress! Oh, sample ng stress. Wala kang pera. Stress! Nalate ka sa school mo. Stress! So ngayon, ito naman yung lagi sinasabi sa atin. Usually, kapag medyo may nararamdaman ka, anong sinasabi sa atin? Uminom ka lang na marami? Tubig. Tama? So, uminom na maraming tubig. Tanong, may nangyari wala? Dumami. Pero yung toxins, nandun pa rin. Tama mali? In short, hindi pala enough yung tubig alone para matanggal lahat ng mga toxins or dumi na nasa loob ng katawan mo. So ngayon, ito yung ultima sinakuno. Capsule day siya. Ayan. Gawa siya sa vegetable. Yung capsule na ito, gawa sa vegetable. Meaning, kahit yung capsule niya, very healthy pa rin. Unlike na mga ordinary na mga vitamin C sa labas, hindi synthetic yung ano nila, yung capsule. Kaya minsan, pansin mo, pag ordinary yung vitamin C gamit mo, pag umihi ka, pansin mo yung wiwi mo, anong kulay? Dilaw na dilaw, orange, tama? Ngayon, ang gagawin ko, ihahalo ko lang yung laman ng ultima C dito sa baso na may tubig. Please, subukan mo din. Mag-experiment ka din sa bahay nyo. Kung meron ka mga vitamin C na iniinom, kung tablet pa niya, durugin mo, tapos haluin mo. Pupusta ko, hindi lahat matutunaw. Tama. Kasi bakit? Meron mga tinatawag na binders and fillers. Yun yung mga pampakapal lang ng gamot na hindi naman kailangan ng sistema mo talaga. Malinaw? Yes. O ngayon, haluin pa natin siya. Para at least, makita nyo kung gaano mabilis ma-absorb ng katawan mo itong ultima C ng ulo. Kuya, may nakikita ka pa? Ha? Wala na? In short, yung mga small particles ng ultima C, ganong kabilis ma-absorb ng katawan mo. Na pag ito ininom mo, sigurado yung epekto niya, mararamdaman mo agad. Ngayon, ito yung maruming katawan mo, tama? Na pag once na ikaw, nag-take ka na ng ultima C ng uno, alam mo kung ano pwede mangyari sa katawan mo? Tingnan nyo ha! 1, 2, 3. Nililisin niyo yung sistema mo. Then, ilalabas mo yan through ihi mo, pawis mo, pupo mo, etc. So ngayon, dahil syempre, Pilipino ka, masarap ang? Bawal! So umiinom ka pa rin, nagyoyosi ka pa rin, tama?
Na-stress ka pa rin, ha? Late ka pa rin sa school mo. Pero ang point ko, once na nag-ultima si ka, good news, protektado ka. Ano yan? Ano ba? Susubukan natin kung iilaw siya. Pag nilubog. O, pag nilubog, gumilaw hindi? Hindi. Hindi, tama? Ngayon, lalagyan natin ang ultimacy. Ngayon, once na ikaw nag-ultimacy ka na, yung katawan mo mahina, alam mo gagawin niya?